Isang magandang araw po muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Narito po ang swerteng ibibigay sa iyo ng tipaklong o grasshopper. Bago ko po simulan ang aking ibabahagi, ay nais kong ipaalam na mayroon akong napili pero dadagdagan ko pa ito at patuloy pa din akong mamimili sa mga nagko-comment at nag-share ng mga video na aking ina-upload. Gusto ko din pong ipaalam na ako ay uuwi ng Pilipinas sa April. Kaya't sa Pilipinas ko na lamang ihuhulog ang mga giveaway na ito. Base po kasi sa mga nakaraan kong giveaway, marami ang hindi nakakarating sa aking mga pinapadalahan at kung matanggap man nila ay pinagbabayad pa sila sa post office at alam po yan ng mga matagal ko ng subscribers dahil naranasan nila na inabot ng buwan bago nila natanggap ang giveaway at siningil sila kahit bayad na yon dito. Kaya't napagpasyahan ko na isasabay ko na lamang sa aking pag-uwi. Pasensya po kung matatagalan bago ninyo ito matanggap. Bilang pambawi ay magbibigay muna ako ng 500 pesos sa 5 maswerteng magko-comment sa isang video na aking i-upload at ilalagay ko sa community ng YouTube ang video na ito para alam ninyo kung saan kayo magko-comment at doon ako bubunot ng pangalan ng 5 mananalo. Narito po ang mga pangalan ng mga nauna kong napili at ito ay dadagdagan ko pa hanggang bago makauwi ako sa April. Unang-una na ay si Rosa Nugsod, Lydia Pua, Aida Aplacador, Ami Lumen, Mario Cesar, Marilyn Marcos, Shirley Balbuena, Sally Malabanan, Maribel Bahon, Lelin Sanchez, Marlene Redira, Liza Toleco, Josefina Pascua, Teresa Libosta, Trinidad Cindy, Tony Villa, Melba Anika, Marieta Candelaria, Madonna, Michelle Lugtu, Elizabeth Rios, Lita Dinoy OFW Hong Kong Vlog, at si Elizabeth Garcia Miranda. Paki-comment po ang inyong complete name and address at kung anong giveaway ang gusto ninyong matanggap. Isa lamang po ang maibibigay ko sa bawat tao para mas marami ang makatanggap. Ang pagpipilian nyo po ay pyrite, citrine at horseshoe. Muli po sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, patuloy lamang po kayong mag-comment at mag-share ng video. Baka sa susunod ay pangalan nyo naman ang masasama. Pag magko-comment po kayo ay pakilagay ang pangalan dahil ang iba ay walang pangalan. User ID lamang ang nakikita ko kaya't mahirap tandaan. Sa mga nakatira naman po sa Japan ay mag-comment lamang kayo palagi at first week ng March ay ipapadala ko ito sa inyo. Muli po ay maraming salamat sa patuloy na suporta at sa dulo po ng video na ito ay ang shoutout. Ang mga pamahiin at paniniwala tungkol sa tipaklong ay maaring mag-iba-iba depende sa kultura at tradisyon ng isang lugar. Narito ang ilang mga paniniwala na nauugnay sa tipaklong na maaring magdala sa iyo ng swerte. Sa ilang lugar, ang pagkakarinig ng huni o ingay ng tipaklong ay itinuturing na magandang simbolo. Ito ay nagpapahiwatig na mayroong magandang balita o pag-asa na darating. Ang pagkakaroon ng tipaklong sa paligid ay maaring nagsasabing magiging maganda ang panahon. Ito ay isang uri ng pamahiing may kinalaman sa klima. Ang tipaklong ay tagapagsalaysay ng panahon at kung ito ay humuni o umingay, maaaring magbago ang panahon. Ang tipaklong ay tinuturing na simbolo ng swerte sa pag-ibig. Kapag narinig mo ang huni o ingay nito, ito ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng magandang relasyon sa iyong minamahal. Pinaniniwalaan sa ilang lugar na ang tipaklong ay nagdudulot ng swerte sa kabuhayan. Kapag nakita mo ito sa iyong bahay o paligid, ito ay nagpapahiwatig ng maayos na kabuhayan. Ang tipaklong ay tinuturing na pampaswerte sa pananalapi. Ang huni o ingay nito ay nagdudulot ng kasaganaan sa pamilya.
may mga pamahiin na nauugnay sa kulay ng tipaklong. Halimbawa, sa ilang lugar, ang kulay berde ay nagpapahiwatig ng swerte sa pera, samantalang ang kulay pula ay nagdudulot ng masamang balita. Sa ilang lugar, ang tipaklong ay tinatawag na karayom upang hindi ito magdulot ng masamang tadhana o kamalasan. Ito ay para sa protection. Ang mga bilog na bahagi naman ng katawan ng tipaklong ay inaalis at ginagamit bilang gamot o pampaswerte. Ang tipaklong rin ay tinuturing na simbolo ng swerte sa negosyo. Pinaniniwalaan na ang pagkakaroon ng tipaklong sa loob ng tindahan ay nagdadala ng mas maraming customer. Iba't ibang kultura ang naniniwala na ang tipaklong ay tagapagsalaysay ng kapalaran. Pinaniniwalaan na ang galaw nito ay maaring magpahiwatig ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Mayroon ding paniniwala na ang tipaklong ay nagpapahiwatig ng swerte sa pag-aasawa. Kapag narinig mo ito, ito ay nagpapahiwatig na malapit ka ng magpakasal. May mga naniniwala na ang pagkakakita ng tipaklong bago maglakbay ay nagdudulot ng swerte at kaligtasan sa pagbiyahe. Ang tipaklong ay mayroong kakayahan na magdala ng mga pangitain o inspirasyon sa mga tao. Sa ilang lugar, ang tipaklong ay kinakain at itinuturing na masarap at nutritious na pagkain. Kung mayroong mga tipaklong sa iyong paligid, panatilihin ang kanilang kaligtasan at kaginhawaan. Huwag silang patayin o saktan at maaari mo rin silang pakainin. Sa ilang kultura, ang tipaklong ay nagpapahiwatig ng swerte sa pag-aaral. Pinaniniwalaan na ang pagkakakita nito ay magdudulot ng magandang grado o marka sa iyong pag-aaral. Sa ibang kultura naman, ang tipaklong ay itinuturing na pampatanggal ng masamang enerhiya o masamang espiritu. Ang tipaklong rin ay nagdadala ng swerte sa pangkalahatang pamumuhay. Ito ay maaring ituring na simbolo ng pagkakaisa o kapatiran at ito ay pinapahayag bilang tanda ng solidaridad. Sa mga oras na makakita ka ng tipaklong, maglaan ka ng oras para magmuni-muni o magdasal. Ito ay magbibigay diin sa positibong enerhiya na hatid ng tipaklong. Ang pagtanggap at paggalang sa mga pamahiin at paniniwala ng ibang tao ay mahalaga. Ang pagiging mapanuri, mapagkumbaba at may respeto sa kanilang kultura ay magbubukas ng mas maraming pagkakataon para sa swerte. Tandaan po lamang na ang mga pamahiin at paniniwala tungkol sa tipaklong ay nag-iiba-iba depende sa kultura at rehiyon at ang bahagi ng kanilang kasaysayan at tradisyon. Isang magandang araw pong muli at bago ko simulan ang shoutout na bahagi, nais ko pong humingi ng pasensya sa mga nagko-comment ng tungkol sa kahulugan ng panaginip. Sa mga hindi ko nasasagot sa comment, pakiantay na lamang po dahil i-upload ko ang video ng aking kasagutan. Pasensya po kung hindi ko agad nasasagot. Sa mga hindi ko po masya-shoutout ay pasensya na dahil medyo mahaba na ang shoutout. Sa susunod po ay kayo naman ang isya-shoutout ko basta mag-comment lamang kayo. Huwag nyo din pong kalimutan ang mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment. Dahil malaki po ang maitutulong ng pagko-comment ninyo upang lumago at mapansin ang aking channel. Pakipindot na rin po ang bell button para updated kayo sa aking bagong video upload. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob sa inyong lahat. Hello and shout out po kay Janet of Cebu, Mila Evaristo, Anita Lumba Sabado, of San Fernando, Pampanga, Susana Galang, Ami Lumen, Mary Ann Pineda of Quezon City, Lolilyn Noitico, Marilyn Rosero of Masbate, Teresa Libosta, Melanie Chon, 77 Evie of Negros, Isabel Jeronimo, Concepcion Gomok, Rosan Ugsod, Maribeth Bagay, Maria Teresa, Mas Cunyana, Roberto Beltran, Mary Rose Pulido, Rosana Aplaon, Angelita Gloria, Yasmin Daclison, Maria Elena Santos, Nanay Marlene,
Teresita Habar Esma of Villasis, Pangasinan, Aida Aplacador, Anching Marca, Erna Burgos, Saldi Cabido, Julie Legaspi, Lita Dinoy, OFW Hong Kong Vlog, Marilu Alvar, Marlene Redira, Marilu Pambit, Glory Datorio. Hello and shoutout din po kay Domingo Canonigo, Bebe Obeso, Tony Villa, Madonat, Arle Abara, Augusto Franz, Edith Cabalida of Samboan, Cebu, Florita Edaga of Valenzuela City, Lenlen Alpino of Dubai, UAE, Janet Parian of Cotabato, Mindanao, Irma Senorin, Susana Galang, Florencia Santos, Albert Orara of Japan, Banji Del Fiero. Hello and shoutout din po kay Medellin Canoy, Helen Reyes of Iloilo City, Amelita Noble, Albert Kakatsyan of Mandaluyong, Rosita Mariano, Mary Ann Tulani of Sambuanga, Christina Laluan, Evangeline Castro, May Abiero, Maria Teresa Olan, Bueta 66, Maria Pelanorio, Rowena Lopez, Trinidad Cindy, Emiliana Santos, Sally Ortiz of San Mateo Rizal, Myrna Lendio, Apple Ramos, Lina Watiwat, Ching Jovillanos, Elsa Eufemia Bermudez. Hello and shoutout din po kay Amelia Medina of Binangonan Rizal, Papet Solomon, Jennifer Serrato of Subic Zambales, JM Asusana, Gigi Resurrection, Gloria Ojeda, Celsie Chico, Rosalinda Aldover of Taguig City, Estela Ballesteros of Athens, Greece, Bonifacio Maceda, Justin Yatko, Divina Salibio, Macrisa Jane Meneses, Jocelyn Barbarona, Maria Purissima of Magdalena, Laguna, Aneline Antifuesto, Leila Katayama of Japan, Rosalina Menor, Archie Malaybalay of Makati, Lelin Sanchez of Riyadh, Saudi Arabia. Hello and shoutout din po kay Julie Biluan, Raimundo Razonable of Taguig City, Dita Kiambao of Balangas City, Alma Felix del Rosario of Camarines Sur, Mercy Abad, Maxima Shimuzu, Jennifer Andeo of Coron, Palawan, Sally Malabanan, Albina Motosinos, Aileen Bandin, Julieta Pasturan, Smart 3815, Rose TV 278, Lori Sapstrom of Sweden, Vivian Fernandez. Hello and shoutout din po kay Melinda of Bahrain, Josefa del Castillo, Rosemary Adricula, Jan Niangar, Anita Nonato, Titing Solomon, Patria Buenceslao of San Jose del Monte, Bulacan, Arlene Lozada, Fersedita De Vero of Pakistan, Miss Lalabs SG of Singapore. Hello and shoutout din po kay Alona Peña, Lorita Ogang, Sky Heaven, Marisa Yabut, Jocelyn Inso, Maria Rosie Venus, Laila Marceliana, Elvis Su, at Simple Inspiration. Pakiusap po, subscribe po kayo kay Simple Inspiration. Sa mga hindi ko po na shout out ay pasensya na, sa susunod na lamang pumuli dahil mahaba na ang shout out na ito. I-comment nyo lamang po ang inyong pangalan at ang inyong lugar upang ma-shout out ko ito. Muli po ay maraming salamat sa inyong lahat. Naway makamit natin ang tagumpay, kasaganaan, kasiyahan at kayamanan sa taong 2024. Ingat po kayo palagi. God bless. Be positive, stay healthy, and be happy.